po. Kasi syempre, alam natin, ano siya, pinag-uusapan siya ngayon. Siya yung in, parang ganun. Tapos, and wala pa po ako nagagawa kasi BL series or movie. Alam natin, madami nang lumabas. So sabi ko, I'm willing to do it. I'm willing to try. Kaya looking forward po sa... And then nakita ko rin kasi maganda yung material. So, okay. Let's go. Willow? Ako naman po kasi, ayun, nung narinig ko po, sabi ko sa self ko, para ma-explore ko din po yung different roles and para may matutunan ako sa pagiging like boy, female po. And alam mo, madaming nakaka-relate sa story. Kaya, trinay ko din. Yes, so sobrang marami nakaka-relate. Gaya nga na sinabi ko kanina, I'm a huge fan of BL and hinahanap ko talaga sa isang BL story yung mga on-point na eksena, yung tipong makaka-relate ako at masasabi ko na oo, nangyayari yan. The person. And lalo na yung BL, parang sumisikat po ngayon, that's what's in nga, at kagaya nung sabi ni Ian, when I got wind po of possibly magkaroon po kami ng project ng ganito, I was really excited kasi I felt like this could yun test my capabilities po bilang actor po. And yun, I was really looking forward to working on this project po. Ako naman po, wala akong balita about BL, pero I'm open naman po to experience po new, ano, yung mga bagong experiences po, willing naman po akong matuto. Kaya tinanggap ko rin po. Parang sumisikat din sa Pilipinas. And then, syempre, sa experience ko po sa, ano, sa pag-acting, hindi ko pa po nararanasan yun. And then, alam ko po na sobrang magiging challenges po sa akin ito. Kaya, ito, para din sa grow up ko po. Kaya, ayun, na gusto ko mag-try po. It was an experiment. And then we found out it's something that the audience has wanted. Initially, we just wanted to create something, a narrative po para sa mga upcoming talents natin, like sila, yung mga very promising talents natin. Then we realized, why not bigyan ng power yung audience natin na magkaroon muna ng say bago mabuo yung final films. Kaya yung pelikula po nabuo para meron munang pilian kung sino yung bibida, tapos merong pilian kung paano tatakbo yung kwento bago na ilabas yung final output. So yun po yung pelikula. It's really pili, choice, na ano, interactive anthology talaga siya. There was no audition. Basically, we consulted their talent groups, Star Hunt and Star Man. Kung sino yung nababagi, kasi nilalako namin to sa mga talent groups, kung ano yung, nilalako namin yung kwento, yung genre, tapos sila yung magre-recommend sa amin kung sino yung okay isali sa as candidates. Yes, Justin, right now ongoing ang Botohan sa KTX and also on Kumu every day. So the boys are streaming daily on Kumu. Tapos sa dulo iko-combine po yung votes on Kumu and KTX. Yung voting 1 month po siya. It will run until I think Feb 20. We started nung Jan 25. So yeah, Feb 20. Feb 19 on Kumu and Feb 20 on KTX. Okay, so, kailangan. Tama, Justin, kailangan talaga nating hintayin yung result ng Botohan bago tayo makapag shoot kasi we have to wait kung sino yung lead cast nung pelikula episode. Yung part na yan, that's to be determined, depende talaga kasi up to now dahil hindi nga namin finalize pa yung, of course we already have a story but it's yet to be finalized, depende talaga kung sinong mananalo, may konting adjustments, so it's still to be determined. Okay, si GN kasi close friends po kami, mas open po kami sa mga things. Okay. Now, of course, you do have Ashley as your love team right now. Did you consult this project with her? And what did she say about it? And does this mean na wala nang Ashtan kung sakasakaling i-pair ka sa isang boy after this? It doesn't mean naman po na wala na ang Ashton. And napag-usapan na namin ni Ash. And ayun, sabi niya, that's good kasi para ma-explore ko din yung role. Para may matutunan din ako sa different na genre ng acting. And she was happy na sabi niya, like, kalingan ko. And she's proud. Alright. Thank you so much, Tan. Thank you din po.